Guys, welcome to our channel. As usual, ang bata nasa labas na naman. And sa mga nagtatanong pala about kay Babu, pasensya na. Hindi ko din napansin guys na yung past 3 videos ko, hindi ko pala na-capture si Babu. Yan. May mga nagtatanong kasi nasan daw si Babu, hindi nila nakikita. Yan, so medyo okay na siya. Malaking tulong naman yung medicine na binigay nung doctor. Tapos yun nga, may vitamin C na rin siya. And kahit kami may vitamin C, nanghingi ako ng, tinanong ko kasi si Ading Ruth, tinawagan ko siya kung ano yung gamit nilang vitamin C. Ayun, nagbigay siya yung Asvet nga. And so far, kami ni Asis, ayan, nagva-vitamin C na rin. Kasi nga, malamig na, magwi-winter na. And kagaya ng naririnig nyo guys, medyo nabago yung boses ko. Nahawaan yata ako kay Babu kasi nung after nung dasay, after nung wedding, ganyan, napansin ko si Babu yung runny nose niya, grabe, parang tubig talaga na tumutulo. So kaya dinala namin siya agad ng hospital para agad na maagapan. So far after one day, umokay na siya. Kahapon, tapos ngayon, ayan, nakakalaro na. And medyo mahimbing na rin ang tulog niya. Hindi na siya masyadong maligalig sa gabi. Ayan, kaya nakakalaro na naman siya. Kakalabas na naman. Para medyo maano ba niya yung katawan niya. Ma-exercise niya yung katawan niya. Kasi mga ilang araw din na nasa loob lang siya ng kwarto. And yun nga, pinaliguan ko kaninang umaga. Sa umaga na rin kami naliligo and may mainit na tubig. Ayan. Kasi kahit na medyo mainit sa bandang tanghali, malamig pa rin yung tubig. And natatakot akong paliguan siya ng malamig gawa ng malamig na rin. Kasi medyo malamig na rin kasi ang panahon. Baka lalong magkasakit. Kaya ayun, kahit ako, nagpapainit ako ng tubig, panligo ko kasi kagaya niyan. Medyo nakaramdam ako ng sakit ng ulo kaninang umaga. Kaya kanina, nung natulog siya kanina, nasabayan ko din siya ng tulog. And halos kagigising nga lang namin. At yon, walang aming papa. Kasi namatay yung mother-in-law ng pinsan niya. Nasagasahan daw nung nakaraan. And nasa hospital. Hanggang ngayon nasa hospital pa. Hindi pa nila madala sa Narayani River para sunugin. Kasi wala daw yung pulis. Hindi pa mai-release ang bangka niya sa hospital. Kaya kaninang umaga pa siya doon. Hanggang ngayon wala pa. Inaantay ko nga eh. Ah, sure. Bulaklak be. Woo! Flower. So, ayan guys, si Babu. Ayan, makita nyo na. Hindi ko talaga napansin na sa 3 videos ko, hindi ko pa talaga siya nakapture. Kahit pala kahapon nung namalengke kami, hindi ko din pala siya nakuha. Wag naman anak ko. Ah, madumi be! Ay! Madumi anak ko. Dirty. Stand up. So, ito yung pinaka-altar nila. Sa umaga, naglalagay sila dito ng insenso. Ayan. Inanuhan nila ng tubig. Nilalagyan nila ng tubig. Ganyan. So, yun yung pinaka-altar nila. Ayan. Kaya kung nakikita nyo guys, may bulaklak dyan. Oh! Yes, anak ko. Buya. Yeah. Buya. What's buya, be? Bye-bye. Ang ganda nung flower, oh. Ang kapal na nung bulaklak niya. Ang ganda. Bilog na bilog. Hmm? Ganda. Kalikutan ng anak ko. Umakyat na siya, eh. Oh, do it again. Come on, do it again. Aba, tignan nyo, umakyat na siya. Aakyat. Ah, sige! Ay, naku, anak ko. Uncle, ayaw? Oh? Jump. Bye-bye. Where are you going?
nanginginig yung kamay ko. Yung camera ko is ano siya, yung video ko is nagshishake. Nanginginig yung kamay ko, di ko alam kung bakit. Pasmado yata ako kahit kahapon yung video ko, may nabasa ako na ano daw, ano siya, wiggly yung video ko kahapon. Ewan, nanginginig yung kamay ko habang nakahawak ako dito sa ano camera. And yun guys, may nabasa pala ako na comment, bakit daw hindi pinatay yung ahas? Ganito kasi yan. Sa Hindu religion, may paniniwala sila guys na yung ahas is good luck or something, yung ahas is parang highest respect, parang something ganun guys. Basta sa Hindu religion, kaya hindi nila pinapatay yung ahas. Sabi ko nga delikado yun kasi hindi ko alam kung yun ay cobra, pero hindi naman daw cobra yun. Hindi siya cobra. Parang ahas palay, palay yata. Or something ganun guys. Kaya, kaya ganun. Kaya ganun. So, ayun guys, kauwi lang namin dito ni Asher. Laling labas. Ayan, so binigyan ko na naman siya ng cartoons niya kasi kailangan kong inipit yung mga pinggan na nahugasan kanina. Ilagay ko ba siya sa tray? And yun nga, katatawag lang din ni Asis. And alam niyo ba na kanilang umaga pa talaga sila umalis, mga 9:30. Sabi ko, bakit kaya hindi pa siya bumabalik? Yun pala. Ay, naku, unlucky din naman palang problema kapag, alam niyo yon, yung na-aksidente. Tapos sa tinakbo sa hospital, doon abutan na matay, ganon. Ang hirap din palang ilabas yung bangkay kasi ayaw nilang i-release. Kasi inaantay daw nila yung police report. Eh, nung isang araw pa yun kahapon nung nakaraan. So, ilang araw na, kahapon at saka ngayon, so dalawang araw na nasa hospital. Eh, dito pa man din guys, kapag may namamatay, hindi uso yung imbalsam mo. Hindi uso ang imbalsam mo dito pag namamatay. Eh, nakadalawang araw na siya, kaya pumunta sila doon para sana dalhin na sa Narayani River para sunugin. Kaso, kanina pa daw sila nag-aantay doon ng police report. Wala pang police report. Tapos yung naka-aksidente, kailangan magbayad ng pera. So, di ba guys, natatanda nyo dati nung sa delivery truck nagtatrabaho si Asis, di ba naka-aksidente din yung pinsan niya, kaya nga nawalan sila ng trabaho dati. And yun, kailangan din magbayad, di ba? And 10 lakhs nga yung hinihingi nung namatayan. So, bukod sa nagbayad ng 10 lakhs, yung pinsan niya, di ba, nakulong ng mga ilang buwan din yata yun. Mga ilang buwan din yun, di ba? Kaya natigil yung delivery nila dati. Pero ngayon nakalabas na kasi yung pinsan niya. And yun nga, ganun din yung nangyari doon. And doktor pa pala ng CMC yung naka-aksidente. And yun nga, kailangan magbayad ng pera. Ngayon, kanina nung tumawag, sabi niya na sa hospital. Ngayon, tumawag na sa police station kasi mali daw yung police report na ibinigay. Tapos pinapalabas nung doktor na naka-aksidente. Bulag daw yung na-aksidente niya, kaya daw na-aksidente. Ngayon, nandun sila sa police station at yung bangkay na sa hospital pa rin at ayaw nga ma-release. Sabi ko, anong oras ka uuwi? Ayun, tumawag siya, nakausap niya si ama, sabi mamaya daw baka madaling araw na siya makakauwi kasi kapag naayos yung police report, na bago nila yung police report at saka nung doctor report, yung hospital report, ayan, dadalhin na nila diretso sa Narayani para sunugin nga. Ay nako, ang laking problema, sabi nga ni Asis, ang laking problema kasi kaninang umaga pa sila doon, hanggang ngayon nandun pa din sila, hindi pa natatapos. Kaya sabi ko, ang hirap din naman pala. Ang hirap din ang proseso nila dito, as in, napiperwisyo. Isang truck sila, alam nyo ba na isang truck sila na pumunta kaninang umaga doon para kunin yung bangkay sa hospital at dalhin na sa Narayani para nga sana isunugin na. Pero hanggang ngayon, nasa hospital pa rin yung bangkay at sila Asis na nasa police station na. Ayan, dahil mali-mali daw yung police report. Ay, grabe, problema din guys. Pinsan yun ni Asis, bali pamangkin yun ni ama. Yung babae, yung babaeng may biyanan, pamangkin mismo yun ni ama. Ayan.
Kaya di ko alam, kami lang ni Babo dito. Pero sabi ni Ama, isinama na daw niya kami sa pagkain nila. And yun guys, sasagutin ko lang kasi may nagsabi na bakit palagi ko nababanggit na kami lang dalawa ni Papa Asis. Sa mga new viewers po po, hiwalay na po kasi kami kina Ama. Ayan. So, na, although nakatira kami sa isang bahay, pero hiwalay kami sa kusina. Kami lang talaga ni Asis. And si Ama nga kasi, nakapisan sa kanila si Sumitra kasi sinasanggip. Kasi, nung pinapili sila, nung pinapili ni Asis sila, mas pinili ni Ama na ipisan yung dalawa sa kanila. Parang, tama ba? Yung ako ni Ama yung dalawa sa kanila. Sa kanila mismo. Ayan. So, ganun guys. Pero, yun nga. Pero, pag ganyan naman guys, sa... Pag ang ulam namin ay gulay-gulay lang, sa amin lang talaga ni Asis. Pero kapag ang ulam naman ay karne, manok, isda, ganyan, para sa lahat yan. Hindi naman kami ganun kadamot. Kasi yung mga iba talagang kumakapag-comment, para ang damot-damot namin na hindi namin sinishare, hindi kami nagbibigay ng pagkain sa kanila. Pero hindi naman, kapag ganyan naman na... Ang mga ulam naman ay masasarap, ganyan, lalo't paminsan-minsan lang talaga kami nag-uulam noon, hindi madalas. Kasama sila, hindi lang si Amat sa kasi father-in-law. Lahat sila, kasama sila sa ulam. Nagluluto si Asis talaga pang lahatan, ganun. Pero kapag gulay-gulay, hindi. Ayan. So, yun lang guys. Kwento-kwento lang muna tayo. Ayan. And kagaya nga nang napapansin nyo, hindi rin masyadong maganda yung... Simpla ng boses ko, iba din. Siguro na hawa ako kay Babu. Ayan. And siguro dahil na rin sa sobrang tao nung dasay, nung kasal, ganyan. Talagang lalo nung gabi, nagbagsakan sila. Nasabay na rin sa malamig na panahon sa umaga at malamig na panahon sa gabi. Tapos sa tanghali, mainit. Ayan. Kaya medyo nabago. Pero malaking tulong naman yung vitamin C. Nagva-vitamin C kami. And sa tingin ko, malaking tulong naman yun para sa immune system namin. And yun guys, greet ko lang po ng happy happy birthday si Kim. Birthday po niya sa November 2. Ayan, from Francis Wagan po. Watching daw from Calamba, Laguna. And happy happy birthday din kay Frasiela. Yan, birthday din niya today. And happy happy birthday din po kay JC Boy Gordillo. Ayan, birthday po niya sa November 4 from Maricel Rudil po. And happy happy birthday po kina Rolly Dulay, Erica May Guarino, and Noveline Dulay po. Watching daw from Alicia Isabella. Ayan, happy happy birthday po sa inyong tatlo. Happy birthday din daw po kay Pretty LJ Barrientos daw po. Ayan. So, yun lang yung video natin for today, guys. Thank you again for watching and see you tomorrow. Bye, everyone, and God bless us all.